panatag yung mga patatanda. O ngayon, ano nangyayari? Siyempre, lahat ng kaba, inaabot ang matanda. Pagka, tingnan mo, alam mo naman ng mga matatanda, malalakot ang dugo niya. Maaga nga gising yan. O, pagkagising yan, saan niya pupunta? Sa barangay hall? Chairman, balita. Alaw sa lola. Uy, gising ulit sa umaga. Punta na naman sa chairman. Chairman, ano ang balita? Lolo, wala pa. Eh, mamalas-malas mo. Yung matanda, tinawagan niya ako. Lolo, lolo, pasyal ka naman dito sa Bulacan. Namimiss ka namin. Lola, lola, pasyal ka naman dito sa Cavite. Namimiss ka namin. Eh, yung matanda, tinawagan niya ako. Nagbakasyon ngayon sa Bulacan. 2 days after, balik ulit sa Imelda. Punta sa Barangay Hall. Chairman, anong update? Naku na, nagkakilayan kahapon, wala ka. Hindi ko mag-gets yung point eh. Kakarampot lang. Hindi naman yung tungkol sa pera eh. Hindi yung tungkol kung magkano. Ang itinatangos lang ng iyong ng matanda sa haba-haba ng panahon ng pamumuhay niya sa Maynila, ang daming nagdaang mayor, isang batang basurero naging mayor na binoto niyo lang ang nahanisip noon. Yun lang yung iyayapan niya. Ay, mahal ako ng gobyerno. Ay, kabilang pa ako. Ay, may halaga pa ako. Yun yun. Limandaan pagdadalog mo pa. Oh, ganito. Limandaan? Oh, limandaan ka ngayon. Nasa deposito ka. Doon sa Jolly Cafe, hindi ka nakakabot yung limandaan mo. Kakakarampot na lang eh. Ipagdadalog pa natin. Pahirapan mo pa yung matanda. Eh, tinatangos lang ang ilong na matanda yun. In fact, napapagalitan nga ngayon ang anak ng minsan, di ba? Yung iba sa inyo, ano sabi? Nay, huwag ka nang pumila dyan ng init-init. Ako na nagbibigay ng wampay. Ano sabi ng matanda? Ayoko ng pera mo. Gusto ko yung hiyoto eh. Yung niyayatang mo lang sa sarili mo, eh, yung iba naman sa inyo, may 500 eh. Ba't ito lang? Kakakarampot ka lang, pahirapan mo pa, papaguhin pa natin. Hindi ko mag-guess yung point. Oh, tay! Tay! Lolo, lola, may balita ko. May nakalim pa ng chismis. Gagawin ka ng 1,000, sabi ka ng kaupo. Nabalitaan niya? Talaga? 1,000 na lang? Hey! Limandaan nga, nahirapan ko 1,000 pa. Hindi! Sige! Sabi ko na ako po, gagawin na raw 1,000. Sabi naman ng isang kandidato, kala mo Superman, gagawin na raw 2,000. Tignan ninyo, alam niyo na eh, tayo, hindi nila naiintindihan. Ito mga politikong to, hindi nila naiintindihan. Akala nila, naghahabol tayo sa presyo. Hindi yun. Yung programa ang nahabol natin. Yung maramdaman mong mahal ka, yung importante ka. Oh, tingnan ninyo. Sabi siya na sabi, walang pera, kaya walang lagot sa health center. Walang pera, kaya walang lagot sa hospital. Ngayon, Oktubre, nagka-pera. Wow! Ang ganda ng timing. O, tingnan natin. Magluluto-luto tayo ulit. Sabi nila, gagawin na raw 1,000 sa January. Di ba, every quarter? January, February, March, no magka, tatlong buli. Kailan ang bigayan? April. Tama? O ano susunod sa buwan ng April? Mayo. Ano meron sa Mayo? Hey!
Siguro naman ang intindihan nyo, ano? Talaga, ang intindihan nyo, ba't nila ginagawa yun? Bakit ngayon nila ginagawa yun, ang intindihan nyo? Eh, panatag na ako. Kasi, bagay, matatanda na kayo. Alam nyo na ang tama at mali, ang bola o hindi. Basta ako, I trust you. Pangalawa, totoo ba na kapag hindi ka ng botante sa'yo, wala na reflection? O tingnan mo yung mga tulongis na yan. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo kung gano'ng masakit yan. Ang sinabi ko noon, mayaman, middle class, mahirap, may sakit, o wala, botante, hindi, pantay-pantay, nagpapay-mandre. E bakit nila sinasabi ngayon? Kapag hindi ka ng botante, wala ka ng pensyon. Wow! Bigyan niyo ang tiyong. Tingnan niyo kung hindi masakit yan. Isipin niyo sa sarili niyo. May karamdaman kayo. 6 na taon na kayo nakahirati sa karamdaman. Buhay pa kayo. Humihinga pa kayo. Kaya lang hindi ka na nakakaboto. Dahil wala ka ng boto, wala ka ng pensyon. Tingnan natin kung ano mararamdaman ninyo. Tatanda din sila. Una-una lang yan. Ako talaga, sa totoo lang, hindi ba masakit? Humihinga ka pa? Tango ka pa? Dahil hindi kaya wala ka ng pakinabang sa moto, wala ka ng piso? Parang hindi ba niyata ito? O pangatlo, totoo ba? Yung issue, pinalik ka ng isip ko. Ito ba yun? Ha? Namiss yung issue? Gusto nyo ba ulit? Pasensya na kayo ha. Meron kayo yung issue dyan. Nasa konti lang. Eh, wala naman tayo sa pwesto eh. Huwag kayo mag-alala. May awa ang Diyos. Ang tawag ko dyan. Communism. Talaga, kung nalitan nila yung gatas, ginawa nila yung siko, hindi ba makakas sa diabetes yun? Ha? O, pangapan, totoo ba? Yung cake? Yung ba yung cake? Naging cupcake? Totoo ba yun? Nay, Tay, pumanatag kayo. Para kapi-kapi kayo ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kayo naghahanap ng ibang mayor. Kumain ka na kayo? Nasa ka ba yung ibang makain? Di ba kayo makain? Okay, magkakala. Pilipas din yan. Sige! Umuwi kayo! Pupusukin ko kayo ng pangarap. Sa pangarap man lang, mapusok kayo. Sabihin niyo sa inyong mga mahal sa buhay, may awa ang Diyos. At sa tulong niyo, nakabalik tayo, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa senior citizen. Pangalawa, nay, tay, lola-lola, totoo ba na kapag magpapa-health center ka, kailangan mo pa ng schedule at online? Wow! Social? Ano, Mary Johnson? Nay, tay, ganyan yung mararamdaman. Ganyan yung makikita na ang leader hindi niya alam ang katatayuan ng kanyang nasasakupan. Bakit? Online. Schedule. Una, anong kailangan mo sa online? Cellphone. Ano? Yung cellphone libre? Kostesa. Pangalawa, anong kailangan mo? Load. Libre ka load?
Postcast na. Pangatlo, pinakamalapit, buti ka pa naman ako online. Nay, anong pangalan mo? Ikaw, Nay. Si Nanay Aida. Nanay Aida, sample lang to ha. Hindi ito mangyayari sa iyo. Sample lang. Halimbawa, online, schedule. Si Nanay Aida, pinahapo. Ano sabi niya? Apo, apo, dali mo nga ako sa health center. Oh, ano sabi ng apo? Tumigil na lola, wala kang online. Ano nangyari kay Nanay Aida? Paalam na aking ina. Does it make sense? Bakit kailangan ng online? O ito, mas malala, sample. Sample. Sino dito naka-heliposa? Kanto ng Maharlika. Yan, nakalapit sa Maharlika. Ayan. O, ito mo, ito maganda sample. Kanto ng Heliposa, Maharlika. Ito bahay mo. Alam naman ang mga matatanda. Pag nainitan, parang nahihilo, nagtutong ng pista. Tama ba rin? Kinakabang ko ngayon, baka high blood ka. Gusto mo magpabipi. Nasa kanto ka ng Maharlika at Herbosa. Katabi mo lang yung health center. Oh, isang nampang ka lang. Isang kembot ka lang. Nando ka na sa health center. Pagdating doon, ay hindi pala pwede. Wala akong online. Wala akong schedule. Tama ba? Nay! Nay! Pinanggal na daw! Pinanggal na daw yung online schedule! Nabalikan niyo ba? Eh kung di pa ako tatakbo, di pa nila alisin. Tama ba? Oo. Oh. Pumanasan kayo. May awa ng Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko yung dating sistema ng health center na madaling puntahan ng taong bayan.